dahil apart from that, no, kanina na ban out din naman ang isang Kufra na mayroon sa Echo. So ngayon, yun ang ipipick nila. At kung naging masakit sa ulo ang isang Mathilda coming from a Mega Esports with Diane right now, may pag-snatch ng hero kasi Echo Esports naman ngayon ang mag-utilize nito. And going back to sa head-to-head, ito yung isa sa kanilang mga key ingredients, sinasabi mo nga. Mm-hmm. Yung Kufda. yung Kufra Mathilda. The Kufra combination. Hayabusa and now third, I mean a second, third pick. Of course, nakakawalang Pakito, malaking chances. There you go, Pakito. Inilapag na rin. Plus this Phobius or Phobius para sa side ng Team Omega Esports. Maganda. Kasi konting galaw or konting tulak, makakapagtalon or makaka-slam dunk competition agad ang isang Phobius. Pero ano nga ba ang direct counter sa isang Phobius? Pwede pa rin naman sila mag-go or mag-secure ng isang Esmeralda. So, kumbaga, kung makikipag-slam dunk competition ka dyan, mm-hmm, pwede rin naman ako makipaglundagan, diba? Magkaldagan silang dalawa dyan. Paunahan na lang din naman kung sino ang unang mapupunit. Pero ang maganda nga naman dito, ngayon, Echo, hindi pa nila pinapakita kung sino nga ba yung kanilang magiging hero, which gives a chance para sa Omega Esports na mag-ban out ng isang assassin pa. Pwede nilang tanggalin ang isang Lancelot. Pero para sa side ng Echo, para sa isang Hardstall or CC effect, they are going to emit ito mismong Kagura. And kasi may malaking chances dyan na lumiko sila towards sa Farsa. Pagka if ever man pumik dito or the burst potential, knowing na yung Esmeralda kasi talagang papasok yan eh. Ang pwede mang burst sa kanya is that Kagura na pwede mag payong-payong. Sabay yin yung overturn, automatic dikit-dikit kayo, comeback potential, suabe moves ang mangyayari. And now, for the fourth pick of Team Echo, sino nga ba ang pwede na piliin? There you go! And that is the Alice para sa side ng Team Echo. Inilock na rin nila. At handa ba ang Omega Esports? Ano ba may pang shred? They can still go for a type of Naring, Lunox, kung sustain type, Thumbs. Maraming option dito. Rafaela for the side of Team Barat sana, no, if ever, hindi nag-Rafaela itong para sa last pick, si Miko, pwede siya mag-back siya para ma-counter-negate yung healing galing or sustain na meron dito para sa side ng Echo. Kasi dalawa sustain nila eh. Meron silang Esmeralda, meron silang Alice. Yung kamay ni Kelvijay, napansin mo ba? Buo-buo na ng Rasengan. Nagkaganon kanina dun eh. Mukhang ano, mainit. Itong team Omega. Ayun na! Ang kanilang win. O, ayun o. Game number 3, 1, 2, 3, 3! Para sa side ng Team Omega Esports. Abang sa Echo, guys, panalo lang natin to. Ganun lang sila kakalma. Banayad lang. Kalmado at banayad para sa side ng Echo Esports. Pero nasabi mo ang statement kanina, whoever does have the Alice, most likely for the games number 1 and 2, sila yung naging X-Factor. Sila yung nagpagtalikot, sila yung nagpa-spin ng silya mo para humarap ka. Pero titingnan nga natin kung Echo Esports, sila nga ba makaka-secure at magtutuloy-tuloy ang buhay para dito sa Palaboy Cup 4. Or Smart Omega would give us a statement. Sabi nila, sige, kahit sa inyo na yung Alice, kaya namin to. Ikaw ba, Prof? Draft-wise, kanino ka pumapanik? May ano na kasi, may Lunox eh. I think yun yung nag-iba eh. Nag-iba dito sa side nito. I'll go for Team Omega. For now, dahil yung sustain, that Rafaela, tapos si Lunox, a good counter. And Hayabusa, di ba? Talagang ano eh, ramdam ko yung first pick ng Omega, yung kumpiyansa nila. Ganon sila ka-brave para ipasok agad ang Hayabusa sa kanila lineup. Actually, comfort heroes, nakuha lahat para sa side ng Omega Esports. And yung sinasabi nga ni Athena, si Robert Chase magaling din gumamit ng Lunox. So ngayon parang nila eh. Lalabas namin yung card namin onto the game 3. Pero eto na nga, dahil make or break Omega Esports laban sa Echo, tournament life ang pinaglalaban. Sino nga ba ang mananalo? And yun ang sasagutin mamaya dito. Bumoto ka na ba? Hindi ka pa bumoto ah. Bumoto na ako. As kaninong side ka? Doon ako sa may Lunox eh. Ah, sa Omega. Kasi comfortability, 5. Para sa Omega Esports, 5 yan. Alidap, kahit nung Juicy Legends, ginagamit na yung Pakito eh. Kelvijay with the Hayabusa, tapos Dian, Povius, Miko, Rafaela, ginagamit na Mathilda, Angela. Pero ito na nga, dahil nagkakagiringan na nga sila dito agad-agad, para doon kay Lito na batang Repolyo, although fly solo, mabubuhay pa rin naman kasama na rin si J-Meister.
And nakanakaw ng small cap etong kanilang si Roger Dat, mga sir, at naispatan to naman ni KLBJ. Still a small cap para sa side ng Team Echo. Hindi naman nila ganun ikinalamang lamang agad sila ng around 400 gold. Sa ganung kaaga, umikit niya. Still 400 for the side of Team Omega. Hindi ko alam kung saan nang galing yung mismo ganung kabilis na kalamangan. Checking sa kanilang mga kani-kanilang mga tore or the gold bars itself, still puno. I believe isa doon naging factor is yung kanilang mabilis na rotation sa jungle na nanggaling kay Abusa plus the Lito Wanderer na nakuha nila for the first minute. Yung batang repolyo, kaya pinagagawa niyan. Kasi apart from the gold, yung XP din kasi ang kinakailangan mo i-consider. And with that, kinakailangan pa unaan kayo mag-level 4. And speaking of level 4, si KLVJ, isang kaltok na lang, magiging level 4 na nga siya dito. Pero alam mismo ng Echo yung threat na pwedeng i-post ng meron dito para sa isang Hayabusa. With that, Vision Gaming ang pinapairal ng Echo. Pero onto the middle lane, coming from that skirmish, pupunta sila dito sa may bandang gitna, si Fly Solo. Nag-aabang lang siya agad kung sino nga ba ang mag-i-initiate dito sa may turtle pit. Oo nga, munti kang una naman mapost kasi sinoom out ko yung aking vision dito. Pero yan na, buwe-buwelo na naman ang Team Echo dito. Circling Eagle, sobrang layo na pagbuwelo kay Miko. Fail out na muna, wala silang sustain. It's time to go for the Team Omega ba? A-out na muna dito, pero grabe naman, slam the competition, masyado na palalim. Ang kanilang si Dian at nahuli na ang Pubeus, may jump in na rin. Si Alida, trying to sustain ang kanyang sarili. Invoker, nakikipagsayawan sa isang boksingero. At naispatan nila si KLBJ, nahuli naman niya ang Turtle kapalit ng dalawang membro ng Team Omega Esports. Ang dami naganap na bakbakan doon, pero alam mo kasi Prof, kanina tinitingnan ko si Nothing to Say. Wala siya doon sa skirmish kasi doon sa unang giringan pa lang, doon sa may bandang middle lane, yung buhay niya, that is already down to 1/4. Kaya hindi na rin nag-commit agad-agad itong Roger, which is a good call for me para sa side ng Omega. Kasi worst case scenario, kahit nasabihin nilang outnumbered, pag namatay yung core hero, medyo mahihirapan siya agad makabounce back eh. So mostly, that is just the first turtle. Pwede pa naman bumawi mamaya. Ang ganda rin sana ng initiation ni Dian. Napuruhan niya nga doon si Roger eh. Kaso nagkapit-pitan, tatlo yun nandun sa gitna. And ang isa sa mga maganda talaga yung isa, poke muna pauwin, tas outnumbered. Yeah, tama ka doon. Doon sa sinabi mo, checking into the life mismo ni Nothing to Say, kinapitalize to ng Omega Esports. Now, popondohan naman nila yung top. Tatlong membro nakaabang dito, nakakaramdam naman ito si Robert Chase. Most likely, pag nagkamali siya ng orb out dito, maaari siyang masetapan ng isang Kufra. Ito na ang sandwich method na maaaring gawin. Miko, doing a great job na maaaring mapick off siya dito. At aatras muna, nakakatakot. Wala siyang pang face check dito. Hindi niya ginamit yung slow of the thousand of the brightening star skill niya. Delix yung pagkagana. Eh, no, kailangan para every retribution. Hindi niya mismo ginamit. Kasi nakakatakot kasi medyo maliit lang din yung AOE na meron yun eh. Kumbaga pwede kang mag-check ng bush with that skill. Kaso kasi kapag mamaya biglang may dudunggol na lang sa'yo, makakapa-embang ka na lang tapos pwedeng ikaw pa'y sumemplang. Pero eto na nga, dahil may magkakasemplangan na Holy Baptism, kinamit memes mo kay J-Meister, samaan mo ba na Demonic Terror? Umikot-ikot lang, pero parang siyang electric fan na walang number 3. At dahil doon, siya mismo yung nategi. Yan ang sinasabi ko sir, hindi ka pwedeng umere-ere sa akin, e-embang ka pag nahanginan ka mismo. Habang buwe-buwelo na naman, eto si Fly Solo, tinihintay ko yung yakap ng kalapate from the previous game, pero iniispatan siya dito ni Miko. Kumbaga yung talon niya, sinasapunan niya at maaaring pagtalon dito ni Fly Solo, ma-Joey Boy shot, kapos-kapusin na dito. Kita mo naman the poke potential na nanggagaling dito sa isang Hayabusa, and checking na rin kung pwede lang i-pick off na ipit naman. Etong si Dia with a circling eagle sa mukha gamit mismo ni Jay Mister, and namatay ang kanilang Phobius. Make it 2 para sa side dito ng Team Echo sabay contra invade. Miko and Dian out muna for the next 10 seconds plus bonus pang foul. May kukuhanin sila dito purple ba? Unti-unti eh. Alam mo, little by little, ganun yung ginagawang pagpupush sa side dito ng Echo. Looking at that replay, kitang-kita mo naman dito. Kung ang ganda rin kasi na pagka-Holy Baptism, on point
sana yung ginawa ni Miko. Kasi minsan kasi may mga skirmish na outnumber siya. Yun yung pag-ikot-ikot ni J-Meister. Oh. Parang ano, electric panel lang number 3. Umiikot-ikot lang pero walang hangin na nilalabas. Pero ito na siya. Going back, dahil going back dito mismo sa top lane, look at that brilliance being committed. May pagyakap kami from fly solo. Samahan mo pa mismo ng pagsipsip ng buhay na ginagawa ni Aerod Duty. Tuloy-tuloy pa lang naman ang kanila nagagawa. Nalalagutan nila ng hininga yung mga miyembro ng Echo. Pero vice versa, dito rin din sa may bandang baba, ganun din yung nangyari. Kasi yun nga lang, 2-1 yung naging trade. Eh nakakatakot dito para sa side ng Team Omega Esports. This Alice, eh inaasahan natin yan for the late game. Pero tignan mo na may umaabante kung paano umaabante mismo ang Team Echo, I mean, especially Aaron Cutie, around 6 minutes sa game, 202 ang kanyang stats. Magandang ang galawan pagdating sa kanyang orb. Well, ang ginawa naman dito ni KLBJ, sabi ni KLBJ, ha, ginamit ko na yung KLBJ ko na pangalan. So it means ganun na ako kaseryoso. Dadaanin ko sa Pugak Gaming or the side lane push. Reactive ang ginagawa ng Echo. And pag nag-react sila, hindi pa isa-isa. Lima mismo. Wala namang potential invade. Pero ginagawa ni Echo, isama-sama tayo dito. If ever man may sumilip, now, pag silip mismo sa baba, tumumba mismo si Alidap. Alam mo naman sinabi, pag dinadayo mo yung mga G, eh talagang ready-ready ang Team Echo. At sila naman yung aabante para sa Turtle side. Dahil dun sa pick-off na yun, no, sila ngayon ang may chance na makakuha na itong Turtle at hindi na nga nakipag-contest pa ang mga miyembro ng Omega Esports. Rather, nag-focus na lang sila dito sa middle lane. Turtle will be secured by Echo. Pero going back na sa sinabi mo, no, alam mo ang nagiging masakit sa ulo dito, yung tambalan ni Aaron Cutie at saka si Nothing to Say. Ito yung hindi katulad ng Alice na nakikita natin nagsistay lang sa lane. Why? Kasi ang ginagawa niya, sasamahin niya agad si Roger. Ngayon, si Roger pwede lang makipagkalmutan katulad na nga lang nito. Nakastay lang dyan sa gitna si Aaron Cutie with that flowing blood. Samahan mo pa ng blood oath habang nagkakalmot at mababaon ka talaga sa limot with bangungot kapag napatay ka mismo ni Nothing to Say. Grabe, and this is the second time na nangyari yung kay Alidap. Siya mismo nabibigla dito. Now they're trying to go in for the defense para sa Team Omega Esports. Aaron Cutie leading Team Echo kung paano sila magpupush na huli na stamp. Etong si Dian jumping in. Tignan natin dito ang Phobius with a slam dunk competition. There's a dodge pero it's not enough para mabuhay ang isang Dian for the next 20 seconds. Basagang Tore, basagang Hero. Where's the Lunox? Sinahanap po yung mismong effect. Eto na nga Lunox trying to go in against the Invoke at tinutunan niya si Matatils dito. Now with that knockout sa loob mismo ng Tore, James na sinusundan mismo ni KLBJ. Fly solo, nililito-lito niya. There's a body block na nangyari. Baby bouncing ball, hinahatin na pa uwi. Like and punch, Nothing to Say. Takbuhan na, eto na ba? Ang effect mismo ni Luno, si Teresa of the Gang. Patay na po ang Nothing to Say. At may auto-invade pa rin din. Nakuha pa rin ni Aaron Cutie. Naikipagsuntukan, sabi niya. Eto na, one no, wala ka na kasama. Pero joke lang pala, sabi ni Alidap dito against that Alice. Nawala kasi si Aaron Cutie with that skirmish. At ang sabi ni Aaron Cutie, kaysa mapunta sa inyo, kukunin ko na lang. Hindi naman ako kunin ni Nothing to Say eh. So ako na lang yung magse-secure. With that quick skirmish, though, maganda yung ginawa ng Omega Esports. Pero right now, gold pa lang naman ang lumalaman. Kanina mumuntikang pang hindi. Alam mo, minsan kasi may mga sim movements din na ginagawa. At yung inaharap mo kanina, Prof. Me, na si Robert Chase, nagpaparamdam na. Lunox, meron na siyang Genius One, meron na rin siyang COD. So talagang yung penetration coming from the damage and ultimate shredder talaga ang magiging function dito ni Robert Chase. Sulit na sulit ang magic pen na pwedeng gamitin dito ni Mr. Robert Chase. Siya na mismo ang chumichase kung sino gusto nilang patayin. Now Miko leading the team of Omega Esports. Vision and somehow Hill ang mismong laro na pinapakita ng Omega Esports while Echo naliligaw sila kasi grabe naman yung pick-off na ginagawa mismo ni Robert Chase. Pag may naligaw na isa, kayang-kaya niya ng punitin. Pakito, Pugak Gaming or Alidap para sa side dito ng Team Omega Esports. Reactive movement na ginagawa mismo ni Invoker. Lord Dance will start na nga po pala. Feeling ko sa ano to eh, sa Lord Enhance po magkakapatayan to eh. Pero alam mo, ano ah, consider yung movement na meron sa side ng Echo. Sila yung medyo gearing towards doon sa side na yun eh. Pero for the side of Omega Esports, ang kinakailangan lang dito, maprotektahan nila si Robert Chase. And speaking of which, nandoon lang sa bandang likod. Si Aaron Cutie, kita mo naman yung kanyang flowing blood, magko-commit siya eh. Once na maspatan niya mismo, itong si Miko, sama mo pa ni Robert Chase, magiging bogo dili.
masisit niya mismo yung buhay nung dalawang squishy hero from the side of Omega Esports. Yun ang ano, yun ang maganda. Pagka nag-combination talaga para sa side dito. Now, 7-9 ang ating score. Nabanggit ko, feeling ko 12 minutes. Tingin ko talaga eh. Baka kumapit to ng 12 minutes kasi that's an enhanced lord. Item check muna tayo habang wala pang giringan na nangyayari dito o baraugan na pwedeng makita natin is... Oh! Joke lang! Phoenix! Ay! Dumiretso na dito! Si Dian, ganun siya kainit na pagka may tumalon, activate agad ang slam dunk competition. And now, 11 minutes para sa Lord. Pwede na natin bakunin to. Yes, uumpisa na to ng Omega Esports. Dahil nakuha na nila ang position na gusto nila. Di sa 5 versus 5. Walang magkukumit sa gilid. Wala mo ng Puga Gaming na reset at nahilo muna ang Lord. They have this little wonder for additional vision. Naabangan ko, hindi nila alam kung sila kung paiso mismo. Si Aaron Cutie na manggagaling sa likod ng mga member dito ng Omega Esports while si Robert Chase. Ay, sabi niya, feeling ko solo dito na manggagaling ang mga member dito ng Team Echo. Nakaramdam sila. Bigla dito. There's a jump in fly solo. Naipit mismo sa apat na membro ng Team Echo. Pero tuloy-tuloy lang din ang paglagunog nung at ang kinamit na naman dito. Unang mamamatay si Fly Solo. Slam dunk. There you go. Dahil nagkakapalto ka na, may pag-ikot kami from J-Meister para siya mismo yung naipit ko. Connect tayo yung dumayo nag-terror para doon kahit nasa ilalim na ng tore at mapapatumba naman ang dalawa. Mula sa side ng Echo. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nothing to say with the face na panggigigig kasi si Miko ang nilapitan niya. Kiel, VJ, buhay pa at mukhang eto na nga dahil Omega Esports with the Retri user, sila ngayon yung mas may chance ang kunin itong Lord. No contestant, invoker, naligaw, holy wapising kumonek na sa mukha niya kay kembot-kembot lang, pero Aaron Cutie from the back line to the deal, may pagyakap at unang mababatumba si Miko. Si Mian nag-respond na nga dito pero yung shredder na inaantay natin coming from Robert Chase, there you go, dahil double kill coming from the Lunox. Grabe yung pinakita dito ni Robert Chase. Now si si Aaron Cutie, I mean si Esme, tama ba si Aaron Cutie? Ay no, si Invoker. Si Invoker, muntikan siya doon. Tumalon siya nung wala siya doong retry. I don't know kung balak na i-contest yung Lord that time. Pero knowing yung position ng Omega Esports plus the complete members kanina. Now Lord Enhance marching dito sa loob mismo ng base militar na Echo. They can still try to defend ang mga mangyayari pero babasag sa top ata ang Omega Esports. Clear wave agad. Pwede sila lumiko dito sa gitna. Ito ang option nila. Basag o depensa muna. Konting channel. Sino pwede ma-pick off dito? Kel BJ doing a great job dealing with that turret. Wala munang hero. Objective lang muna. Basag mismo ang walong tore ng Team Echo dito. Nag-focus lang sa goal eh. Kung titignan mo yung itemization right now, Kel BJ even secures yung Malefic Roar plus those stocks. Meron na rin siya. So magagalit na galit. Kitang-kita ko si Kel VJ. Nagtatrabaho lang eh. Bahala kayong magkagulo dyan. Dito lang ako sa Toro eh. Naka-focus fire lang. Pero ito na nga lang dahil speaking of pagpo-focus, yun din naman ang gustong pondohan from the side of Echo. Sama-sama Jutsu. Ganun yung ginagawa nila dito. Nag-conceal. Don't feel. Pero wala naman tao dun sa jungle camp na yun. Kumbaga gusto lang nila rumiposition. Wala silang nakitang naliligaw dito. And now, umabantet. Alam naman to ng Omega Esports kung saan nakapuesto ang mga members dito ng Echo. At sila na mismo ang humahabol ng kill na gusto nila. They want to go in for the fly solo. Bailing out muna kasama ng kanyang guiding wind with that side jab. Pinakita sa panga. Tinamaan na nga dito sa sentido. Umaabante na rin ang mga Team Omega Esports. Laban na to ng orange buff. Kanina, Lord ng laban. Ngayon dito sila sa orange buff. They're trying to go for the poke. For the next 110 seconds, problema na naman ang aabutin dito ng Echo. Pero yung problema ngayon, maaring yun din ang maging solusyon sa issue na kinakaharap ng Team Echo ngayon. That is already a make or break para dito mismo sa level 2 na Lord. Kasi kung sino yung makakuha nun, regardless of the numbers of the towers na meron ka, knowing na 15 minutes na to almost, most likely yung death timer medyo matatagalan ka na. Ngayon, for the side of Echo, sino nga ba yung kinakailangan nila mismo mag-function? Nothing to say, maganda sana yung mga pwestuhan. Pero kinakailangan fly solo for the setup. Nakikita mo naman, pag pumasok ang Kufra, ang gagawin ni Alidap, nakahanda na agad yung knockout strike niya. Hindi sila nagtitipid ng skills eh. Even flickering, kapag kunyari si fly solo tumawid, tapos hindi naman masyadong malapit sa huso niya. Ngayon yung kamao niya na mismo yung lalapit. Pero speaking of paglapit, hindi magtitipid ng skill line. Kung kami tala dito, naipit na nga na isang wala sa side mismo ng Omega Esports. At tuloy-tuloy pa rin, look at that brilliance. Kinimit na nga naman ni Robert Chase. Wala na silang mga skills, wala na silang mga ultimate. Pero from the top,
galing doon. Alidak, nakikipagbakbakan. Look at that sustain coming from Rafaela and a killing spree for Alidak Invoker. Tatalon doon mismo para makaiwas double kill for Kiel VJ. And there you go, dahil si Invoker na lang ang natitira at Prof B. Mukhang hindi na Lord yung problema nila dito dahil si Invoker kinakailangan na madepensa nito. Pero parang hindi na nga mangyayari yun dahil Omega Esports ang mananatiling buhay sa liga ng Palaboy Cup 4. The King and the rest of the gang closing the series para sa side ng Omega Esports. GG, well played pa rin sa Team Echo. Sobrang eno sila Chuck no guys, si KLBJ, Zapnu, yung kanilang mga members dito. Sobrang saya, will advance para sa susunod. At makakalaban nila doon, either ba? Tama no? Either. Yeah, either naghihintay sa kanila. At mamaya yun sa three. Series number 3. Sobrang saya niya no, ni Kuya Muzapno. Eto na ang instant replay para sa team Team Omega Esports. Sabi ni Direk, eto, paikita ko sa inyo kung paano nangyari, kung paano nasarado ang laro. Nag-overextend kasi sila dito guys. And now, etong chase mismo for the side of Team Omega mismo, ang si Alidap ang humahabol eh. Kumbaga yung paa mismo pinasinungalingan dito ni Alidap na hindi porket may Alice eh kaya nyo nang manalo. Si Alice mismo ang pinaalis sa lugar kung saan nakasakop ang Omega Esports. Checking the stats. Pero ano kaya masasabi nila Sob Broadfield?